Hello guys, ako po si Tengs. Kung bago pa po kayo sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, pinitin ang notification bell para po ma-notify kayo kapag mayroon tayong bagong video. Ah guys, ito na po, umpisahan na po natin. Gamitin natin, subukan natin, patunayan natin kung paying talaga tong app na to o hindi. Tara na! Hello guys, welcome back to our channel. So na ito na po guys, mag-preview ulit tayo kasi meron tayong napanood na ads a while ago. Ayan, pinakita ko naman na paying daw to sa GCash. So ngayon guys, papatunayan natin kung talagang paying talaga siya tulad ng kiniklaim po niya. So guys, ito na po pangalan ng app, Rainbow Wood Grid Challenge. Early access pa siya guys, kaya guys wala tayong mabasa dito na comments o user experience kung sino naman po ang gumamit itong app na to. Okay guys, ito na po si Cine Ray po ang gumawa ng app, yung developer po niya. Ayan, so hindi pa natin na-install. Ayan, subukan pa lang po natin. About this game, Rainbow Wood Grid Challenge is an exciting block puzzle game. So wala to tayong nababasa dito. O napapromise pa siya na may rewards. Ayan, updated on July. So matagal, medyo matagal-tagal to guys. Okay, so isang buwan pa lang mahigit. So 100,000 plus pa lang po nag-download nito. Okay, so guys ngayon para mapatunayan natin, install na lang po natin. So ayan guys, tapos na po natin na install. So ang gagawin po natin ngayon ay i-play na lang po. So ayan na po guys, dito sa ayan, pinakamon natin ng volume. So guys, ito may daily reward, ayan 2,800. Okay, pinitin natin. So may na-claim kagad tayo 2,800 pesos. Okay, so okay, sa paggamit ng app, sabi niya follow this tutorial. So ayan guys, okay, yan, nakuha na po natin. So tingnan natin kung ano makukuha natin dyan. So ayan guys ha, okay guys, ito may panibagong namimake na naman na app guys. So ito guys ha, tell you frankly, marami na po tayong ginamit ng mga ganitong klaseng app, sunod-sunod na guys na may ginawa tayong app review na ganito. So guys, dito mga app na ganito, peke ito. Guys, i-assume ko na lang po na peke ito. Pero para mapatunayan natin, ayan, ito guys ay manghihingi ito ng payment sa GCash. Sigurado ako dyan kasi marami na po tayong ginamit na ganitong klaseng app. Nag-app review po tayo. So guys, kasi dito po sa channel natin, app review po tayo. Hindi po natin tinatry na i-promote tong app na to. Kung paying siya o hindi guys, gawan para natin siya ng video. Kaya kung ano pong kahinat na natin dito, yan po talagang ipapakita natin. Hindi po tayo magpipretend na paying isang app na wala man lang patunay, na wala man lang ebidensya. Okay guys, ito na po. Tingnan natin. Ayan. So guys, ito, pitaka ng pera, GCash. Ayan, tingnan natin kung anong meron. GCash, Paymaya, GrabPay, PayPal, tsaka Visa. Okay, so guys, ito, malayo pa po tayo. Pero saglit lang ito guys, kasi alam ko sa mga ganitong namimeka yan app ay kunting pindutan lang, kunting gamitan lang ay makapag-withdraw na kagad tayo. Okay, ito na. So may lumilit tayo, tingnan natin. I-free spin po natin. Nakakuha po tayo ng 5,952. O claim po natin guys. Okay, so ganito, gamitin pa natin ng konti. Ayan guys, i-click na dito. Ayan. So guys, ayan. Ganun lang po kadali ang paggamit nitong app na to. Pwede na po tayo mag-withdraw. Okay, so nga 28,000 po ang pinapromise niya. So ilagay ko na po yung GCash account natin. So guys, yan po, nalagay ko na po yung GCash account natin. Ngayon, pinutin natin mag-withdraw. So guys, ito na. Halaga ng pag-withdraw, numero ng order, petsa, paraan ng withdraw. So guys, ito, gagamitin ito ang Google. Gagamitin itong Google, kunwari sa sobrang halaga ng malaking pera, ayan, kailangan natin magbayad daw sa Google. So ito na po guys, submit ko po. So on the order, na kompleto, okay. So guys, yung tama sinabi ko, guys, ayon sa mga regulasyon ng Google, may singil sa handling fee. Okay guys, ito tama na naman tayo. Kasi nga, maraming beses na po akong gumawa ng ganitong mga klaseng na peke na mga paying app ko, no? Okay, so ngayon guys, ito, manghihingi ito about, tingin ko guys, 100 to 200 pesos sa GCash. Okay, ito na po, isubmit yung singil sa platform.
guys, 200 nga. Ayan o, 200 pesos. Huwag na huwag kayong maglagay ng number nyo dito guys. Dito sa mobile number, huwag nyo nilagay yung GCash number nyo kasi oras na nilagay nyo yan guys. Siyempre, mabawasan yung GCash balance po ninyo. So guys, the fact na marami nang gumagamit na ito, marami nang nag-comment sa video natin na mga ganito, talagang tuloy-tuloy yung pamimikay ng mga tao guys na mga gumagawa nito. The fact guys na marami na akong nagawa ng mga approve na mga ganito, marami na rin pong nabiktima. So guys, sa 28,000, ganun ba kadali kumita ng pera? Wala pong easy money. Real talk na tayo. So guys, itong gumagawa nito guys ay namimikay lang. Gusto lang makapera sa pag modus ng mga tao, panguuto ng mga tao, kunwari. So guys, huwag kayong umasa na padala ng payment kasi sinubukan ko na dati para lang mapatunayan. So wala na talaga nangyari guys. Ang nangyari lang po ay nawala na yung redeem option or payment option. Bigla na siya nawala pero nandun pa rin yung game. So yan guys, ayoko na patulan nito. Kung ako sa inyo, huwag na huwag kayong magpadala ng pera dito kasi hindi po talaga paying ito. Kung totoo man talaga na paying ito guys, in the first place, dapat ibawas na lang po sa 28,000 kung ano mapusingil niya. Kahit na magsingil pa sila ng 5,000 pesos guys, tapos ipadala sa atin yung remaining, walang problema kung totoo talaga na paying siya. Kung guys, huwag kayong magpauto dito kasi itong modus na to guys, matagal na itong ginamit. Dati sa mga text message, kunwari ganyan, may tatawag sa inyo, nanalo kayo, kailangan nyo magpadala ng pera, huwag kayong magpatok sa marami na talaga na biktima nito. Okay guys, that's it. Sana nakatulong itong video natin ito sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell. Thanks for watching.